what's up? JD here again. Another with another pansit. And na naman. Ano may accent yung pansit nyo? Video-video na naman. Huwag kayo nawala. Dilawan yan. Dilawan ng lintik. Guys, bakit? Yung ginggulong na, sige, ilawalit ko. Ginggulong, lakay mo dito, pre. Lakay mo dito. Ah, sige, sige, sige. Yan, yan, yan. Jin, lingon ka naman, Jin, ah. Jin. Kumain ka. Man, another pansit tour na naman to. Rhandz. Rhandz ba? Yes, Rhandz. Rhandz panciteria. Lagay ko na sa ang special description. Oh, pansit utak yan, boy. Kasi wala tayong utak. papatagdag utak. Let's go. Yeah. Team Calvo. James Tasserojo. Team Calvo. Oh, may ayun ba? Susunod to. Sunod ako po. Wala sa itsura yung pre. Boy, ito ba sa akin, boy? Par. JD here. Oh, sorry for the wind noise kung may naririnig man kayo. Dun sa nakita yung video, no? Dun na yung Rhandz panciteria. Okay, review tayo. Kwan ko sa kanila. Bali, 8 out of 10 ratings ko sa kanila. Kasi, hindi ako fan. Kasi may pagkasabaw-sabaw ata yung kwan pansit. Kuya, mag-giga na! Ay, nako ka. Saan na ako? Nawala tuloy ako. Overtake mo na ako. Di kasi mahilig sa may sabaw na pansit na battle pato. Kumbaga, okay lang naman din pero mas masarap kasi pag tinawag na pansit kabagan. Pero yung pansit battle patong na may sabaw. May pagkasabaw ko ng konti-konti. Parang alam mo yung sa chicken pag kinagat mo siya, chicken joint jalebi, juicy, parang ganun yung pansit nila, ganun. Mas preferable that medyo bawasan yung pagkasabaw ng pansit sana. Ayun, then may utak siya. Ewan ko kung ano utak yun, utak at tao. Balikwan. Hindi ko, konti lang kinain ko sa utak kasi masyado siyang malasa, pero the best siya. Gusto ko siya. And yun lang. No. And ito, pag-usapan natin yung kwan. No helmet, no travel policy ngayon dito sa Tuguegaraw, no. Ito siya. Ayan. Nagpakita, ayan. Nagsimula nung July 1. July 1. And ang kwan dito, dami nagre-reklamo na hassle daw sa pagbuhat ng helmet. What? Say what? Pag namamalengke. What? Gapa? Sa akin naman, ang kwan, mas maganda nga pag naka-helmet kayo kasi safe ka. Kahit madisgrasya ka, safe yung ulo mo. Pero dapat, kung gamitin mo pa rin is, ito lang. Higyan natin si kuya. Ang maganda kasi sa helmet, pag disgrasya ka, why? Hindi mababago kagad yung ulo mo. Hindi siya mawasak agad. Hindi siya mawartak. Alam mo yun? Kasi meron ibang, pero meron kasi yung ibang helmet na hindi siya durable. Durable daw? Hindi siya durable. Kasar. Hindi siya durable. Kunting bagsak lang. Ana. So, I guess maganap sana kayo ng mas magandang helmet. Tulad ng Spider, ganun. AGU. AGV. No, joke lang, AGV na huwag dun. Ay, nako. Ay, ito na naman tayo dito sa may Robinsons, no? Kuya, may no U-turn na yan. Ayan, no U-turn. Mag-U-turn kayo dyan.
Ay, naku, kaya kuya. Ay, nagkaroon ng lisensya itong mga to. Sara lang. So, yun nga, no? Dapat bumili kayo ng mga durable na helmets, no? Itong helmet na ginagamit ko, ito yung kuan binigay, libre nung kuan, nung linabas tong aking motor, 2012. Napakatagal na ng motor ko. Okay. So, ito nga, ano ba ang pros and cons? Ba't ako kinakawayan ni ate? Hello, ate! Joke lang. Ano ba ang pros and cons ng may helmet? Wait, JD, ano ba yung pros and cons? Pros is prostitute and yung cons is constitute. The joke lang. Ang pros is kumbaga positive side and the cons is the negative side. Okay. Ang pros ng may helmet is kaya niya, tulad nga sinabi ko, pag nadisgrasya ka, patas ang idling ko. Pag nadisgrasya ka, hindi ka mababagok agad. Yan na, antok si kuya doon. Hindi ka mababagok, hindi matataman agad yung ulo mo. Ang cons, wala naman eh. Wala namang cons. Lahat naman maganda pag naka-helmet ka. Sa kakang kinagandaan na may helmet, ayun no, sobrang tirik ng araw. Anong oras na? Mag-12 o'clock na no. Ang tirik ng araw no. Eh, hindi ka mainitan. Eh, maganda. Pero kasi yung mga kwan, nakita ko nag-post sa Facebook. Power Ranger daw, Power Ranger. Mukha daw Power Ranger pag naka-helmet. Hindi naman eh. Pa-Power Ranger. Sadya hindi lang tayo sanay na nagsusuot ng helmet. Diyan, sasabi niyo, Power Ranger eh. Then ito pa, yung nagsuot ng helmet ng Caldero. Shoutout sa'yo kuya kung napapanood mo man to. Napaka-brave mo. Lang masabi sa'yo kuya. Kumbaga, kung hindi, napaka-brave mo kuya na subukan ang mga enforcer dito sa Tuguegarao. Ay nako. Ewan ko ba kung ano bang nainom or nakain mo kuya, but ba't mo binalak magkaldero? Ay nako, supreme traffic naman dito, boy. Tayo, magiging kamote muna tayo, ano? Lane split. Ay, ito sa ako. Kay Kuya Nagkaldero, idol kita. Ay no. May isang pasaway, no? Walang helmet. Huli pero di kulong. Okay, dahil muna tayo dito sa school. Ayun, summer class kasi namin. Wala kami teacher. I mean, teacher namin may seminar ngayon. Shoutout sa'yo, Sir Molina. Kung napapanood mo to. Daming ginagawa, no? So, ito pala. Dun sa kwan, nag-post na pininturahan nila yung kwan. Dito, pedestrian lane ng Rainbow. Ayan na po siya, no? Kulay white na po ulit siya kung nakikita nyo. Eugene boy. Check natin sa St. Louis kung binago na rin nila. Ewan ko ba, ba't kasi nila pinalitan ng Rainbow? City Ordinance? Ewan ko. Walang. Okay, ganun pa rin yung sitwasyon dito, no? St. Louis. Yeah, Rainbow, no? Rainbow. Wow, Rainbow. Cute ng kulay niya. Doon kasi sa St. Doon, blablabla. Kung doon kasi sa St. Paul,
nabura na kasi yung pintura dati, yung kulay rainbow. Kaya binalik ulit nila ng white. Kaya ganun. Dali na ko, ate, kuya. Ano ka ba, ate? Ate ka, ate. Bawal mong cute. Lumi ko. Diba? Oo, te, diba? Ah, taga dito ka pala eh. Taga dito ka pala eh. Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Please like and share, subscribe. Oh yeah. You can also. Thank you. Thank you. Babush. Peace. I'm out. Booyah.